Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po ay nagtuturo ng basic programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel at pakihit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad nito. So, update is ginawa nating RFID-based payment system for the school canteen. Yan. So, last natin na tutorial is Ayan. So, tapos na tayong gumawa ng cells dito. So, maka-add na tayo ng cells. Ayan. So, maka-add na tayo ng data sa cart natin. So, today, yung gagawin natin is paano naman natin i-generate yung cells report. Okay. So, bago yan, may babaguhin tayo sa program kasi dito is once nag-login tayo, like for example, login natin si cashier. Ayan. So, dadaan pa tayo dito sa menu ng admin. Tapos, dinisable lang natin. So, today, yung gagawin natin is diretso na tayo. Once mag-login tayo ng cashier, diretso na dito sa ating POS module. Okay. So, POS, may babaguhin lang muna tayo dito. Tapos admin form, copy natin yan, back to POS, ayan, tapos siguro dito lang natin ilagay sila, okay, tapos yung alignment natin is, siguro nakano, ayan, tagyan natin dito. So, itong isa, change natin yung full color to ayan, okay. Ayan. Then, after login, so, if cashier pagka-cashier siya, so tanggalin na natin to kasi ito is a system administrator. So pagka-cashier, so yan, tanggalin na natin. Then ito sila. Next. Lagyan lang natin dito. Okay. Tapos ito is lagyan na lang natin dito siya. And then okay, ayan. Kailan natin yan. Then copy natin to. So dito, palitan natin siya ng with FRM POS. Okay, tapos show ayan. So try natin. Natin si admin. Ayan, nag-out natin. Tapos, pag si cashier. Ayan. Tapos, yung user niya dito. Kung sino na cashier yung nakalagin, tapos, yan ang position niya. So, adjust lang natin ang konti. Naputol siya eh. Ayan. Okay. And then, right click tayo, add tayo ng report. Tapos, FRM report. So, again, importante dito na yung palagi kong sinasabi, yung font natin is dapat naka-uniform. Yung
design natin naka-uniform. So, ayan. Then, PUS. Ano? PUS. Copy natin to. Kunin lang natin yung size niya. Okay, natin dito. Actually, kita lang natin ng konti, no? Para at least makita pa rin natin yung ayan. Tapos, lagyan natin siya ng in preview. Okay, ayan. So, dito naman natin siya ilagay under sa ating BTN sales report. Report that should develop. So, try lang natin. Ayan. Tapos, condition tayo dito para sa ating shortcut key. Hanapin natin si form and then key down. Key down. Tapos, okay natin yan. Copy natin to. Ayan natin dito. Ayan, pag if 3. Okay, so para pag i-click natin si if 3, lalabas yung report natin. So back natin si report. Kung tayo dito need a disposal. Try lang muna natin iparan yung program. Before this is cashier, hindi natin F3 tayo, F3. Okay, so ito report natin. So, ito yung logout, no? Ito tayong code sa logout. So, yung code sa logout natin, so copyin lang natin dito sa ating main form kasi meron ng logout dito. Copy lang natin yan. Copy. Punta tayo kay POS and then dito kay logout. So this is so saka natin siya, no? Saka natin siya lagyan ng shortcut key. Okay, so next natin gawin is ayan, so ito siya. Kuha ng query. Pati si query natin sila. Select. Sobrang laki. Kita natin ang konti. Siguro mga 14 para at least mas klaro. Kuha dito ng query. Okay, so select. Table card, no? So select from TBL card C. C yung alias natin. So this is C.ID, C.invoice number. Tapos C.price and then C.quantity, C.total, C.user, tapos C.date, C.status. Okay, tapos meron pa tayo dito C.pid. So tama lang natin si PID. Tapos inerjoin natin siya dito kay PID, yung foreign key natin, kasi dito sa ating card. So, yung primary key natin is ID. Then, the foreign key dito is PID. So, that's the product ID. So, pwede natin siya in-rejoin dito sa ating product. Ayan.
Okay, so energy natin siya. Energen TBL product as P on C.PID, the foreign key is equal to product dot check natin PID. PID. Okay, ayan. Then, pwede natin matawag dito si concat na lang natin. Concat. P dot tawagin natin si description. Magyan natin ng space. Tapos yung P dot yung brand natin. Ayan. Magyan pa natin siya ng isa pa. Katinit pa natin si category. Tapos, ano, si this is P under the P that category. So, concat pa natin siya. Magkaiba yung format ng MySQL ng Access at saka si SQL Server. So, once na mag-concatenate tayo ng column sa ating table. Okay. So, magkaiba sila. Then, add natin si unit P dot unit. Okay, tapos as alias na lang tayo description tapos comma. So try natin mag-execute dito. Ayan, execute natin. So ayan siya, lumabas na siya. Okay? So makita natin dito, or kahit na no, kahit na hindi na lang natin isama si yung brand natin sa si category. Kasi sobrang taas na eh. So, ito na lang. Unit na lang. Okay, so again. So, ayan siya. Okay. Ayan. So, pwede tayong gumawa ng view. Actually, pwede tayong magagawa dito ng view. So, pwede tayong mag-create dito ng view. Tapos, create view. Or, pwede rin dito. Ayan. So, lagyan lang natin dito ng create view. Tapos, as. Ano? Create view. Then, a view. So, for example, view cart as. Ayan. So, yung view name natin is view cart. Okay. So, execute natin. Already exists. Meron na ba? Ah, meron na, no? Ah, okay. So, meron na pala na nilagay natin dito. So, ayan lang siya. The PID. Okay, so, may view card na pala tayo, no? Kaya nag-exist na siya. So, ganun lang yan. Pag gumawa tayo ng view. So, ito na lang yung basehan natin. Ayan. So, meron na tayong invoice number, description, price, quantity, total. Okay. So, ayan. So, kasi the spot kasi tayong gumawa ng program. So, hindi ko natatandaan yung ano, yung last update natin. Yung nakaraang na gabi. Kasi sobrang busy ko at saka marami akong iniisip kasi ngayon. Dahil sa nangyayari ngayon sa ating lahat. Okay, so anyway, back tayo sa program. Ay, naku, buhay talaga. Napakahirap. Minsan nga, no, kung napansin nyo, so, yung upload ko is, hindi na mas, unlike before, halos gabi-gabi ako nag-upload nung gumawa ng tutorial, pero ngayon is nag-alternate na siya kasi minsan talaga is wala ako sa mood para gumawa ng program. So, but today, so try natin ano, gumawa. Kaya nga ito eh. So, ayan. So, meron tayo ditong view card, the ID, invoice number, description, price, quantity, total, is it. And so, ayan. Then, next natin gawin, punta tayo dito. Tapos, right-click tayo. Add tayo ng dataset. May dataset na ba? Ayan, mayroon na parang dataset, no? Ayan. So, ito na lang yung gagamitin natin. Ito na lang sila.
Okay. So pareha lang yan ah. Kasi natandaan ko na na gumawa para tayo ng ano ng receipt na report, kaya meron tayong data table na ginawa. Okay? Tapos gawin ng report. Ano ba yung report natin? Report. Tapos add tayo dito ng report viewer. So kung wala kayong mga report viewer, i-update niyo lang yung ano, yung Visual Studio niyo para i-activate yung report viewer niyo. Okay? So ayan. Yan na siya, yan na siya. Tapos design new report. So ito pa rin yung gagamitin natin, the card. Add lang natin yung invoice number, description, the price, the quantity, the total, yung date, status, cashier, tapos PID. Or kahit wala ng PID, dun lang siguro. Kahit wala na rin status. So, ito lang siguro yung importante. Date, lagay na lang natin yung date dito. Tapos, ayan. Okay. Next natin. Then, sulit lang tayo nito. Finish. Okay, so, view natin yung ruler. Tapos, report properties. Sa report properties, so by default naka-liter siya, naka-portrait. So yung width lang niya is 8.5. So adjust natin siya ng 0.5 dito. Then yung sa right side niya is lagyan natin ng 0. So tayo na lang mag-adjust ng as margin natin. So 8.5, so tanggalan natin siya ng 1 inch, so maging 7.5 na lang. So, view natin si roller, 7.5. So, hanggang dito na lang siya. 7.5. Ayan. Okay? Tapos, add tayo dito ng isa leaf. Tapos, lagyan natin siya ng row number. Right-click natin, expression. Tapos, row number. Nothing. Okay. Ayan. So, ang gamit nito is para sa row number natin is nag-auto-increment siya. 1, 2, 3, 4, and so on. Okay? So, hindi natin siya i-group. Unlike sa yung mga previous na tutorial natin na gin-group pa natin yung report natin. Like for example, pwede natin siyang i-group by date, by invoice number, by product or the product ID. Pero ito is, simple lang yung gagawin natin para yung mga baguhan palang gumawa ng program, mas madali nilang intindihin. Or mas madali nilang magets yung ginawa natin. Okay, so this is invoice number. Invoice number. Then the description. Tapos yung date. Yung price, tapos quantity, total, tapos cashier. Okay, so 7.5 hanggang dito lang siya. So yung date natin, adjust natin, format natin yung date, format natin siya, CD, tapos dot to short date. So, date lang yung gagamitin natin. Tapos yung price, naka-right align. Yung quantity, naka-center. Yung total, naka-right align. Tapos, adjust natin yung description. Okay. Yan siya. So, pwede naman natin siya lagyan ng total, overall total. Right-click lang natin, tapos add total.
Yan. So, lagyan na lang natin dito ng merge natin siya. Ayan. Lagyan lang natin siya ng total sales. Tapos, i-align natin dito. Bold natin. Ito rin siya. Bold natin. Okay. Ayan. Okay. So, yung name niya, palitan natin yung name. Kalagay dito is report 1. So, palitan natin siya ng RPT sales or RPT sales na lang. Okay. So, si RPT sales, kunin natin yung ano, yung location niya. Lagyan natin dito. Tanggalin natin yan. Ayan. So, hanapin natin si sales. Copy. Lagyan natin si sales dito. Lagyan natin sa reports. Okay. So, ayan. Lagyan na natin. The next natin gawin, punta tayo kay report. Okay. So, ito is, hindi pa natin siya, ano, hindi pa natin pinilter yung sales natin by date. So, ito is, pa-display lang natin muna. Okay, so we have the imports mysql.tito.mysql then import microsoft.reporting.winform. Okay, so ayan siya. Tapos sub load reports. Ayan. First time RPT data source as report data source. So, add po natin ang data source natin. If there may error, so close natin yung connection para hindi mag-terminate yung program. Ayan, pa-display natin kung anong klaseng error. So, kailangan talaga may error handler tayo. Just in case na may error, so mas madali natin ma-identify kung anong klaseng error. Kasi pag hindi natin nilagyan, so magugulat ka na lang na nag-terminate yung program ninyo. Labi na pag naka-ano na siya, naka-exe na siya. So, ayan. The next natin gawin is report viewer 1. So by default ang name ng ating report viewer is report viewer 1 dot local report. So ito siya. So, this is report viewer 1. Ayan. Then that report path natin. So application, kaya nilipat ko siya para hindi naka-static yung connection natin. Kasi pag ginawa natin ito ng installer, so, ayan, so kasama na siya yung program. Or ilipat man natin yung program natin sa ibang location, so hindi na kailangan baguhin pa natin yung location ng report natin. So, automatic na siya. Reports, and then the RPT sales.rdlc. Ayan. Tapos yung data sources natin, so i-clear lang muna natin. Yan, add tayo ng dataset at saka adapter. Tapos new dataset 1. As new MySQL data adapter. Cn.open, cn.close. Yung statement natin. Select asterisk from view. So, pa-display natin yung view card. Select asterisk from view card. So, ayan. So, hindi muna natin i-filter by date, no? So, pa-display lang muna natin. This is a da.select command. Ayan. And then, we have a da.fill.
natin din is the tables. So yung min ng tables natin dito sa ating dataset is dt card. So lagay natin dito is dt card. Okay, so ayan siya. Okay, so wala pa rin tayong parameter. So mamaya tayo mag-add ng parameter. So ano ba yung parameter? Yung ipasa natin yung value na galing dito sa ating program o galing dito sa form papunta dun sa report natin. Okay, so since pa-display lang natin yung record, so add sa tayo. We have the RPT data source. New report the report data source. Ayan. Tapos data source natin is si dataset 1. Ayan. And then si dt card. Okay. Then report viewer 1, the local report, the data sources, yung data sources natin, RPT, ba't wala, RTP, ah, RTP pala yung lagay natin, no? RPT palitan natin. So anyway, pwede naman yung RTP, pero baliktad kasi na pagkano ko. RPT data source. Okay. Ayan. Then report viewer 1. That's it. Display mode. Display mode that NTR. Okay, so yan lang muna, pa-display natin. Yung tawagin natin dito sa ating POS, tawagin natin si dot load reports. So try lang maran natin siya. So 3, 4. So if 3 tayo, ayan. So ito po yung ano, yung source report natin. But okay, ayan, no? Sobra. Download naman natin. Hindi ba siya na-save? Save naman natin na. Ah, hindi pa. Kaya pala. Kasi nilipat natin siya pero hindi pa natin siya sinave. So, ang gawin natin eh, save muna natin. Save natin ulit. Tapos, run natin ulit yung program. Sales report. Ah, ba't ganito? Ano bang mali sa report natin? RPT sales. Tama naman. RPT sales. Tama ba? Report F7 in the RPT sales view card. Report viewer 1 that is zoom natin. Zoom mode.
Lagay natin siya ng natin siya ng 75%. Ba't ganun mo ano yung report niya? Dapat nakalist yun eh. Ba't dito sa baba? Nako, mali. Sell some. Tama naman. Properties. Oh, okay. 0.5, not 5. Kaya palang lucky. So anyway. Ayan. Kaya pala, ano, sobrang ang lalayo ng reports natin. Sales. Copy natin si sales. Lagay natin dito. So again, run natin yung program. So, ayan na siya. Ayan. Ayan, ba't walang cashier? Ano bang cashier? Meron naman, user ah. User, ba't walang cashier? Okay, total sales. May siyang total sales. So, dito yung sales natin is ayan, so wala siyang kama. Lagyan natin siya ng kama, tapos yung sa invoice, lakihan natin ng konti. Okay. Ayan. Stop. Ba't cashier yung nilagay natin? Yun naman yung cashier ah. Cashier. User naman yung nakalagay. Sige, alias na lang natin. Diyan yung query natin. Alias lang natin dito sa query natin. Product. Ayan na. Not product. Dito tayo kay report 7. Ah, view card. Okay. View card kasi yung nakalagay dito eh. Kasi yung nilagay natin dito is dapat user. Pero yung ginamit natin is cashier. So, may Malaysia. Dapat, baguhin talaga natin. Dito rin siguro, no? Nasa isang report natin. Sa receipt natin. Meron ba? Wala naman. Kaya pala hindi mapiktuhan. So, hindi siya cashier. This is a user. Ayan. So, save lang natin. Tapos, balik tayo dito kay sales. So, update lang natin to. Update lang natin user. So, tanggalin natin si cashier. Tanggalin natin. Then, palitan natin ng user. Okay. Dito na lang user. Ayan. Tapos, yung date natin okay naman siya itong total. So, invoice is medyo maliit yung invoice natin. Ayan. O, dito natin to na konti. Ayan. Okay. Tapos, ito is, format na lang natin to. So, number format. Ah, bracket ko.
format number, ayan, may decimal value na 2. Okay, so try natin again, copy natin yung updated report. Lagyan natin dito. Okay. So, ayan. Total sales. Okay. So, lagyan natin ng parameter. So, add tayo ng parameter, no? Ito. So, may nagsuggest na, ano, kalimutan ko yung name. Sabi niya is ano daw, i-force lang sa taskbar kasi marami na ito. Oo naman, nakita ko naman na marami talaga. So, ganun na lang yung gagawin natin. So, yun. Kaya na lang maglagay sa iba. Tapos, gawa tayo ng parameter. Ito yung parameter natin. Ano? So, add tayo ng header muna. So, ito yung parameter. Yung parameter natin is, lagyan natin siya ng p-t. So, p-t lang siguro. Tapos, insert tayo dito. Sales report. Enter natin. So, sales report. Tapos, ginarang natin kung ano. Kung anong pizza. Saka sino na cashier. So, add lang natin dito yung ayan, yung pizza niya. Pati ng isa. I-cashier. Sete ng cashier dito. Okay. Okay. Okay, so meron tayong dalawang parameter, CPI dates and CPI cashier. Okay, ayan. Tapos, dito sa ating report, so, ano. So, bago tayong gumawa dyan, script mo tayo ng
FRM. Okay, tingnan na no, para mas madali. Dito lang siguro natin ilagay. Ayan. So, dito na lang. Para mas madali. Lagyan natin siya dito ng ano, a date. Ayan. Tapos, attendant detail picker. Yan yung detail picker natin. Tapos atin yung isa. Tapos cashier. Tapos atin ang combo box. Lagyan natin si cashier. Okay, so yung combo box natin. So yan na natin. I- Since natin yung settings niya, drop down list. Tapos, this is a CBO. CBO user. Okay, so check natin yung user natin. Tables, tapos punta tayo dito kay user. Ayan, so cashier yung isa. Yung role niya. Okay, so subload cashier. Tapos CBO cashier user that items that clear CBO user that selected index then send that open send that close. CBL user where equal to cashier then active connection okay, tapos dito is i-filter na natin where is that equal to so kamata dito ang variable the time picker 1 that value that is that is string so si date time picker 1 ito po siya date time picker 1 okay ayan format natin is date and user at user asan tayo dito na ano kahit hindi natin yun o ito na lang okay so ayan so load cashier so once na may ano, gawin lang tayo ng button. Button, antay ng button, copy. Take a report. Load na lang, load. Okay. Tapos sa POS natin. So this is load cashier.
Try natin. Ano, hindi pa, wala pa tayong ano, wala pa tayong may kulang pa. Malitin ito kay report. So, wala pa tayong parameter. Add muna tayo ng parameter. Dime P PD pa yan. Limutan ko. PD at copy ka siya. New report parameter. Okay. And then limit lang siguro dt edit time picker 1 dot value yun lang siguro, no? Ayan. So yung pdit natin, ito yung parameter variable natin, then dito is nag-declare naman tayo ng variable na pdit. So yung sa cashier, this is p cashier, and then p cashier. So this is user defined, kahit ito is ano, user defined din to. So depende sa inyo kung ano yung gagamitin nyo na data type or I mean na variable. So kahit magkaiba sila, okay lang, walang problema yan. Galing sa kay cbo user. Text. So, lagyan na lang natin dito ng cashier. Ayan. Then, so, i-add natin si parameter report viewer 1 dot local report dot set parameters. Tapos, i-add natin si feedit. So, same with the cashier. Nakapi na ba natin? Hindi pa. So, copy natin yung cells. Lagay natin dito. Okay. So, try natin iparan yung program. Tapos, sales report. So, try natin ngayon kung may report ba tayo. Wala tayong records. Yan, walang records. Try natin kahapon, wala rin. At 26. Parang meron sa 26. Wala rin. 25. Yung pizza ba yan? Parang wala lata. Tayo kay view card. View card 24. So, sa 24. Wala rin ah. View card where its date is like. So, ayan niyo yung ito. Pwede na lang natin ang palitan natin. Between so try natin if lalabas ba yung report natin. So, this is cashier 134 24. Wala, walang record ang part. Wala pala, 24 cashier. Wala tayo talaga. Wala talaga. Walang record. Dapat meron, no?
View card real estate between view card estate tapos user. Year demand, tama ba? Year monthly, year monthly estate. Tama naman. Login, try natin. Ito yun niya. 24 cashier. So view card tapos hit natin 24 si cashier. So ayan. Tama yan dyan. So ayan. So makukuha na natin ito. Ano? Nandyan. Dito. Ayan. Copy natin yan. Meron naman ah. Tapos, delete natin dito. Try lang natin, delete natin dito. Ayan, so meron dapat. Meron. So, ano. Program natin is, ayan yung mag-generate. Ah, ayan. Ah, okay. So, pag palitan natin ng pizza, ito yung nakita kong mali. Pupalitan natin ng pizza. Nandiyan pa rin yung record. Wala tayong kulang tayo dito ng for viewer 1 refresh report. Ayan, para ma-refresh yung ano report natin. Sales tapos 24 tapos cashier tapos palitan natin ng 25, so 25 is wala, click natin 24, meron. Okay, at try natin 23, wala. Try natin 26, meron. Okay, so ayan, so tapos tayo sa tutorial natin kung paano gumawa ng sales report. So I hope meron kayong natutunan na bago. So kung bago pa lang kayo sa channel ko, please like my YouTube channel and paki-share na rin sa mga video natin. And kung may mga tanong kayo, so i-PM nyo na lang ko sa Facebook page natin na Sir Paya. So search nyo lang Sir Paya, then paki-like na rin. So doon kayo, ano, may mga tanong kayo, doon kayo magtanong sa akin. Okay, so again, pasensya na sa lahat, so hindi pa rin ako okay, medyo hindi pa rin maganda yung ano, yung kalagayan ng ating hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong mundo. So, ingat kayo palagi and manalangin tayo palagi and happy coding everyone, thank you.